of disease as well when we do that. So that is the meaning of population protection. But it doesn't mean na babaguhin natin yung overall goal natin na mabakunahan natin ang 70% or higher in the population. Thank you, ma'am. Ma'am, from Lay Alves po, nasa 210 daw po ang reported deaths kahapon. It was the highest daw po in 2 months. Ano daw po ang paliwanag dito? And lahat po ba, ano daw po ang paliwanag dito, ma'am? Yes, Lay, no? Not all of them were recent. Alam niyo po ang prosesong pinagdadaanan namin kapag tungkol sa deaths, no? So we received the report of deaths from our hospitals, from the data collect, and also we receive it from the community. Now, from the data collect, we don't need validation anymore. Pero yung galing sa komunidad, ibinabalik po namin sa ating regional and our local governments for them to validate these deaths. And sometimes, yung balik talaga sa atin ay medyo nagkakaroon ng delay. Kaya meron po tayong mga iba pang buwan ay nakakasama dun sa ating talaan. So ngayong pong 210 no, kahapon na mga pagkakamatay, meron po tayong around 14 na nangyari po which was earlier no, February to February, January, December nung isang taon. Meron po tayong ganun doon. And then the others were from March and April at yung iba May. Pero pag tinignan po natin yung talaan, isa-isa po namin bawat araw, nakita po natin na mula May 7 ay bumababa na po ang mga deaths dito sa ating NCR, no? Especially NCR Plus. Nakikita po natin na bumababa na. Bagamat kasi nagkaroon ng cooling because March, April, and the first week of May, medyo mataas pa. But definitely, we're telling everybody, bumababa po ang mga deaths natin dito sa NCR Plus. Pero kailangan pa rin po naming bantayan dahil nakikita naman po natin ang merong pagtaas naman ng pagkakamatay sa ibang lugar dito sa ating bansa. Thank you, ma'am. Ma'am, from Raul Dancel po, general response po from the Department of Health. How would you describe the situation outside Metro Manila? Are we seeing a worrying trend that may soon require even tighter quarantine restrictions there? For now, how is the situation outside Metro Manila being addressed? Yes, no? So actually, napa-flag na po natin ito from I think from the past weeks, no, na bagamat bumababa po ang mga kaso natin dito sa NCR Plus at nakikita po natin ang pagluwag ng ating mga ospital, we are seeing now the increase in the number of cases in other regions, pati po yung pagkapuno or pagkataas, no, ng kanilang healthcare utilization rate. So nakikita po natin yan sa iba't ibang lugar sa bansa, katulad ng Region 2, katulad ng CAR, katulad po ng Region 6, Region 9, Region 10, and Region 11, meron din hong pagtaas na konti, no? And Region 12. So dito po sa mga lugar na ito, nakikita natin yun pong kanilang healthcare utilization sa ilan sa mga lugar na ito ay tumataas na ho. Kaya po sa IATF ay pinag-uusapan naman po ito mga ito para kung sakali, para pag nagbigay ng desisyon, makikita po natin kung itataas po ang restriction ng community quarantine para makatulong sa pagsupil ng pagtaas ng mga kaso at pagkapuno ng mga lugar ng or mga hospitals dito sa lugar na to. So mayroon na po tayo mga dialogo na nagawa sa bawat region na ito. Tayo na rin po ay nakapagpadala ng mga tulong galing po dito sa atin at dito po sa mga regions natin na ito. And also our National Task Force officials ay nakabisita na po sa ilan sa mga lugar na to para ma-check ang kanilang hospital healthcare system, makausap ang both public and private para po magkaroon ng expansion of beds dito sa mga lugar na to. So tinututukan po natin maigi ang mga lugar at tayo po ay handa para magbigay ng assistance para sa mga areas na to.